Bebo Cosidas, lumipat na tayo dito sa Manila Bay. Welcome to my YouTube channel, Baris Bebo Cosidas Vlog. Mag-subscribe na kayo sa YouTube channel at mag-click notification bell button na kayo. Nandito kami sa White Sand. Dito kami nag-update o nag-content o dito kami nag-ano ng ano namin content about sa tourism. Ito na naman kasi nakikita natin na maganda na talaga Manila Bay. Kapalit bahay lang kami dito na ng business ng content namin. Ina-vlog namin dito. So ngayon, kapalit ko si Diyos. Nandiyan po ang mga Manila Bay Warrior. Yan po ano nila. Ayan, nililinis sila mga basura. Dapat sana tayo mga kapalit ko si Diyos. Huwag naman tayo pasaway dahil kawawa naman mga Manila Bay Warrior. Kasi kita mo naman. Araw-araw na lang sila naglilinis. Dapat sana mag-isa tayo sa pag-ano natin ng basura. Hindi lang dito sa nakatutok tayo sa Manila Bay, kundi sa kapuluan ng Manila, kung Manila, maglinis tayo. Kasi nakikita natin na talaga sa mga estero-estero, nakikita ko talaga, lalo na dito sa Nabutas, meron talaga may mga basura pa. Saka may mga estero, mga lalaking matrinit sa mga mapapaho, ang mga ano, mapapaho talaga ang mga estero, may mga basura na nakaano pa sa mga ilog o tubig sa mga gilid-gilid ng mga kanal. So kaya kailangan naman natin tayo yung tulungan kasi kawawa naman yung mga tagalinis. Yan ang ano na natin kapag-sidas kasi pabayaan din natin yan sila. Hindi natin tayo magkaisa, hindi tayo magtulungan. Paano naman ilinis ang Manila Bay? Malaki na sakripisyon ito, dapat tulungan tayo para sa kaulad ng ating bansa, kaulad ng Manila Bay, kaulad ng Manila, kaulad ng ating tourism dito sa Manila Bay. Inano natin ito, in-update natin ito na ano ng Manila Bay kasi nga lang hindi pa tayo nakapag-pag dito sa about sa ano ng tourism ito, cover procedures. Inano natin na malaking pagbabago na ang nangyayari sa Manila Bay. Dati mapasura ito, ngayon laki ng nagbago. So, kitang-kita niya mga kapalit ko si Diyos na talagang ano na siya talaga na makakaano talaga siya na ang kayaya na ng Manila Bay. Wala dito kasi sila si TV, wala dito si Alvin TV, wala dito sila. Ewan kung nasaan sila, baka din ko sila sa yacht club nag-ano. Kasi tayo, champo tayo rin tayo, nakadikit tayo sa White Sand. Kitang-kita niya naman. Kita niya naman. Silicon lang ito. Okay. Tulungan, magtulungan tayo kasi kung hindi natin tulungan ang ating kalikasan, kung saan-saan lang tayo nag-ano ng basura, lalo tayong mahirapan. Kailangan sumunod din tayo sa mga protocol kasi para din man yan pa sa atin. E kung halimbawa pinapabayaan natin isang lugar na napabayaan at saka hindi na naasirgaso, hindi na ano ng mga ganitong mga patakaran at susubrahan na yung mga tao na hindi marunong mintindi, hindi marunong mag-isip na ang ganitong mga pagano ng gobyerno natin, tulungan natin kasi para din ito sa atin, ha. Kapag po kasi Diyos, ang ano lang natin ito, purposes natin ito, ito sa pagbablog natin sa Manila Bay, about to sa tourism ito. Si ang tourism kasi isa yan nakakapag ano na, sa atin ng 1% ng ekonomiya. Lumalakas kasi ang ekonomiya basta mayroong malapitan dito sa Manila Bay na about sa mga tourism. Ito na finally nito talaga na makikita natin ito na about ito sa tourism. Dahil ang totoo lang talaga kabibokseders ito, hindi lang ito sa ano natin, kundi impact rin ito sa tourism natin. Malaki rin itong kitain ng ating bansa. Halimbawa sa mga local, mga tourism, mga national tourism, mga foreigner tourism, may malaki rin bagay nito para sa ating bansa. So kabibokseders, yun yan naman, malaki ng pinagbago. Kaya ano ko lang sa inyo na mag-comment kayo sa baba kung ano talagang makikita nyo dito sa Manila Bay. O ito na dati, ano lang ito dito, mga basura, mga ano lang dito, mga purak,
Ngayon, malinis na pati dagat, malinis na. Finally, inaano lang nila talaga, inaraw-araw talaga nila paglilinis dito ng mga Manila Bay Warrior kasi para matuloy-tuloy talaga ang paglinis nila. Kasi halimbawa naman sa mga makalapit na mga probinsya, Cavite at saka Bataan, dapat naman sila doon maglinis din sila. Aba, hindi lang dito nakatutok sa Manila Bay kasi kung dito lang rin pinapabayaan rin ng mga Manila Bay Warrior at saka hindi na kalapit mga lugar, hindi rin sila naglilinis. Hindi rin sila mga pangyayari natin dito. Kung halimbawa, tapos sa mga ano nila, kung papabayaan rin nila ito. Kasi ito, para rin ito sa ano ng ating ekonomiya. Alam mo ba ang tourism? Lumalakas ang ekonomiya basta malaki ang potensyal ng tourism ng isang bansa. Ito ngayon dahil malapit tayo sa Maynila. Ito, isa itong malaking tourism sa ating Maynilaan na hindi ka na kailangan pumunta pa ng probinsya para doon ka mamasyal, para doon ka magtampis sa dagat. Nandito na finally na sa Maynilaan na nakikita natin na mayroon na siyang beach o black sands o white sands na makikita natin dito. So ang mga vlogger din dito sila na sila ay nagtututok dito para makita nila ang kagandahan ng Manila Bay. Eh tayo kasi wala pa tayong drone na ipapakita natin sa mga screenshot sa sky shot na sa papawid kasi cellphone lang tayo tsaka ano GoPro. Kaya po kasi just ano lang natin ito na nag-update tayo dito para ipakita natin sa about sa tourism sa finally kasi kanina nag-vlog kami doon sa Lunita Park about sa historical din ito. Kaya nanano rin namin ito na sa tourism ito kasi ang tourism industries sa industries talaga to. Vlog. Sa YouTube channel namin niya, Bari Isbir Bakos Sidus Vlog. Boss, paano na kapag? Oh, sige. Shout out, kuya. Yan ang nalala natin, Bakos Sidus na, kasi isa itong, hindi nila alaman mga tao na, isa itong impact na malaki ang ekonomiya sa Maynila, lalo sa Pilipinas, isang itong impact na tourism. Kasi ang tourism talaga, kapag dinadagsan ng tao, siyempre nagkakaroon ng mga local tourism at saka national tourism, mga foreign tourism. Doon nagbabayad sila sa kasi sa ano ng part tungkol sa part of tourism. Kaya nag-ano yan sila din ng apat sa mga buwis. Kaya nagkakaroon ng malaking impact ng ekonomiya. Hindi nyo ba alam sa ako marunong din ako sa business kasi mayroon din ako content about sa business. Content din kasi ang sabi ko lang sa inyo, alagaan natin ang ating kalikasan, alagaan natin yung kadagatan at saka yung may bayin. Katulad ngayon, wow, ganda na talaga parang nasa probinsya. Para kung nasa mga kalapit ng mga probinsya katulad ng Bataan, Cavite, katulad ng Zambales na hindi ka talaga makapaniwala pa na ang ganda na. Finally na, ito na talagang simula ng ating pag-unlad ng ating bansa. Ituloy-tuloy na natin, suporta rin natin ang gobyerno ni Presidente Duterte. Kung sino man sumunod na Presidente, suporta rin natin kasi para rin sa kaulad ng ating bansa. So,